Hi everyone, I'm Ernest Geno Torres, owner of Sling Cookie Cafe, and today we will be teaching you three recipes. Yung una, chocolate chip, pangalawa, dark chocolate, and the last one is s'mores milk chocolate. Tara! Noon, I'm a banker. So, sabi nga nila from banker, naging baker. So, during the banking days, dun rin nangyari yung pandemic. So, nakita namin sa social media, sa news, everything, na ang dami naapektuhan, especially mga jeepney drivers, frontliners sa hospital, etc., etc. And, of course, medyo close kasi yung relationship ko with the Lord and malakas yung faith ko. Parang may nagko-call sa akin na gumawa ng business in order to create funds, and these funds will be able to help those people na naapektuhan ng pandemic. So that's when the Sling Cookie Cafe idea came in. During that time ng pandemic, di ba ang dami nating time? Dami nating time sa bahay. Ayun, nag-try ako mga different hobbies. One of those is yung paggawa ng cookies. So, nung ginawa ko siya, una palpak, sunog yung, as in, completely black yung buong set ng binake ko. Second set, masyadong salty. Doon sa third one, na-perfect ko na siya, yung chocolate chip cookie and cheesecake cookie ko. And then, after that, pinatikim namin sa relatives and friends. As, ano lang, gift lang. Wala pa kaming gustong gawing negosyo nun. Naisip namin, what if ito na yung magja-generate ng funds for us to help other people? Sinimula na namin gawing negosyo. So, every month, we choose one beneficiary or one foundation na tutulungan. Yung first month, jeepney drivers. Second month namin, frontliners. Third month, parang foundation eh. Namili na kami ng foundation kasi para mas malaki yung ma-reach, kumbaga, na matulungan na tao. Surprising to, pero marketing management ako. Wala akong background sa culinary. Tagakain lang ako madalas sa, ano namin, sa kusina. Yung pag-bake ng cookies, natutunan ko lang siya sa YouTube University. Yun, nag-search lang ako, chocolate chip cookie, nalaman ko to. Then, minix ko na ng creative ideas ko sa recipe kasi mahilig ako sa cheesecake, sinamahan ko na yung recipe ng cheesecake. Tapos hanggang sa nag-expand yung flavors, ngayon may 10 na kami. 10 flavors. 5 of those are cheesecake based and the remaining 5 are chocolate based. When we started the business, of course, startup yun, wala pa kaming long-term plans na gawin talagang negosyo siya. After 2 to 3 years, nag-formalize na lahat, may commissary na, bumili na kami equipments, may kiosk na kami sa SM, may employees na kami sinasahuran. Noong nangyari yung formalization ng business, parang nawalan na kami ng pondo to help foundations, kumbaga, mm-hmm. Charities. Instead of helping other people outside our business, we decided to just help people na through employment na lang. Yung mga nawalan ng trabaho during the pandemic, sila yung kinukuha namin to work with us. Ngayon, ang focus ko ay more on growth ng business para lang makapag-employ pa ng maraming tao. Yung mga employees naman namin dito, as in, inaalagaan namin, talagang may pa-boarding house, may sagot na electricity and water para gumaan yung ano, yung kung anumang financial problems nila, ganyan. Tapos, if ever may sarili silang problema rin, tinutulungan rin namin personally kung anong kaya ng namin as owners. Best sellers namin are chocolate chip cookies, original cheesecake. We also have cookies and cream and Oreo cheesecake. Yun yung top 5 best sellers namin. Ang top 2 best sellers namin are chocolate chip and original cheesecake.
So sa ngayon, ang ituturo ko sa inyo are the chocolate chip, this one. And then dark chocolate. Ito, isa sa newest flavor namin. Mm-hmm. And also, s'mores milk chocolate. Ang una natin gagawin ay chocolate chip. So, okay. Una, syempre, butter muna. Typically, just 8 ounce, pwede na. For 20 pieces na cookies pala ito, itong recipe na to. Kung pansin nyo, tinatansya namin dito sa weighing scale kung ilan. Basta dapat 8 ounce siya. Hindi ka na, sir, nag-work sa bank ngayon? Ano na, iba na, transpo. Sa marketing manager sa transpo na. Sa Jackliner. Nagpo-full-time ka pa rin na work, sir? Mm-hmm. Kasi parang yun yung pangsagot ko sa risk. Nung ng pwesto sa SM, if ever mahina. Bali, naglagay kami ng white sugar and brown sugar. Both are 1 cup lang. Next ay eggs, syempre, para ma-mix sila lalo. Yan. Ito, sir, natutunan mo lang po lahat sa YouTube. Yes. Ayan. And yan yung mga tinatawag nating wet ingredients ng cookies. Yun yung first phase. So, ihahalo-halo na natin sila muna bago natin i-add ang mga dry ingredients. And kahit sa low mix lang, pwede na. Kahit di sobrang bilis. Hintayin lang natin mag-mix lahat ng ingredients. Then, dagdag na tayo ng mga harina. Ano, sir, ang unique proposition ng cookies mo? Hindi kami cage sa cookies. Ay, sa chocolates lang. Sa, in terms of flavors. Kasi diba karamihan sa mga cookies, puro chocolate base. So kami parang ina-expand namin into other flavors such as cheesecake cookies. And we have also other flavors na ina-experiment pa. Like cow-how, ganun. Ayaw namin masentro sa chocolates lang yung mga flavors. Yan, 3 cups of flour. Lagay tayong 3 cups of flour. Cornstarch. So yan sa pampadagdag ng air inside the cookie para mas soft siya. Salt to balance the sweetness. Gano'n po kadami sa cornstarch? 1 teaspoon. 1 teaspoon ito each. Ito lahat ng to, no? 1 teaspoon each yung cornstarch, salt, and yan, lastly, baking soda. Also, helps sa texture ng cookies. Para hindi masyadong matigas. Okay. Yan. Then, mix lang natin ng kaunti bago natin lagay sa mixer. To add more flavor, dadagdag pa tayo ng 1 cup ng chocolate chip. Any brand naman na gusto nyo, pwede. Kung ano yung pasok sa taste nyo. Ayan. May mga lumalagpas kasi na harina talaga sa sides. So, kailangan i-scrape para hindi sayang. Ito yung pang-monitor namin ng inventory sa loob ng fridge. Yes. Kung
ilan yung pan size per flavor, ilan yung bite size per flavor. So para sa isang look lang, alam na namin kung ano yung mga gagawin for today. Ibig sabihin, ganito na karami sir yung ginagawa niyo. Yes, so umabot ng 200. Actually, di pa to updated actually, more than dyan. Lalo na kapag peak months, like Christmas, ganyan. As in, umabot ng 200, 100. 179 bite size? Bite size. Okay. Yung malaki. Pang size. Ito sir, yung malaki nga, pang size na kalagay. Pang size, oh. Okay. So, after nyan, bibilugin na ng staff ko. May ano kami dyan, may measurement talaga kami per bilog. Either for palm size or bite size. So, ang target market namin are young adults na gustong mag-cookies because of stress. Yung parang pang stress reliever nila. Comfort food, yun yung term namin. We sell this for people who wants comfort food na young adults. Kayo na rin bahala kung anong timbang na gusto nyo, pero sa amin is around 68 to 78 grams. Depende sa cookie flavor. Yan. For bite size naman, 23 to 27 grams per cookie. Nung nagsisimula ako, kasi, kompleto na si mami ko sa equipment, sa lahat, oven, panghalo, etc. Meron na yung mami ko eh. So, nag-start ako around 8,000 lang kasi ingredients lang naman bibiling ko tapos gagawin ko na lang eh. Labor na lang kumbaga yung sa akin. Pero if mag-start ka talaga from scratch, I think enough na yung around 20. 20 safe na yun. Sobra na yun actually for oven na for 6 pieces oven lang na laman. Pwede na yun to start. Then, as paikutin mo na lang hanggang sa mag-grow, makabili na ng bigger oven for larger quantities. Yung panghalo naman, kahit hindi ka mag-mixer agad eh, sa una. Lalo na kung nagte-testing phase ka pa lang, tinitingnan mo muna kung papatok sa tao. Maganda na, i-manual mo muna. Ngayon, kung talaga pumatok, may mga strangers, hindi relatives ah, strangers na bumibili talaga ng produkto mo na marami, then that's the time you could invest into something bigger, like bigger oven, a mixer na electric, and etc. Kung may equipments na sa bahay with the oven, enough na yung 2,000 to start. Kayang-kaya. Ingredients lang kasi niyan, di ba, is harina. Yung mahal lang dyan actually is... Chocolate? Yes, chocolate chip. Yung mga ingredients kasi, such as sugar, harina, white sugar, flour, mabibili mo yan ng maliit na quantity lang. So, yun yung pwede mo maggawing discarte, lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa any pastry business naman. Production, sir. Everyday kasi may kiosk eh. Gusto namin freshly baked everyday talaga yung cookies namin. Ang tansya ko is around 100 to 200 cookies per day. We are also supplying na rin kasi sa coffee shops eh. Sa ngayon kasi, mahina yung kiosk namin. So, para masalo yung hina nun at tumaas yung sales, nag-ano muna kami, nagsusupply sa mga coffee shops. So, yun, nag-arrange ng 100 to 200 cookies per day yung nagagawa namin every day. Highest sales namin sa kiosk namin so far is 14,000 in one day. Yun pa lang so far nung March, nung nag-open kami.
Yung lowest namin is around ano eh. Yung mahina talaga, 1K. Umabot sa ganun, ewan ko kung bakit. Siguro Pecha de Peligro times rin. Yung walang pambili yung mga tao. Gano'n nakatagal sir yung kiosk niyo? Yung kiosk, last March pa lang. Nagbasar kami sa BGC. Sa BGC and Makati before. Kaya gusto namin magka-kiosk doon kasi ang lakas ng benta namin doon. However, ano eh, parang fully booked pa yung mga malls. After namin matoppings yung mga cookies, pinapasok na namin sa prep. Kasi nakaka-enhance siya ng ano, flavor, kumbaga, kapag nalalamigan muna yung cookies before baking. Ngayon naman, gagawa tayo ng dark chocolate tsaka s'mores. S'mores, milk chocolate. Yan. So, same process pa rin. Kuha mo ng butter. Make sure na 8 ounce siya. Pero kayo rin bahala. Kung gusto niyo mas moist yung cookies niyo, add more butter tayo. May iba pa nga na nagluluto muna ng butter eh. Binabrown muna nila bago nila ilagay sa dough. Para may nutty flavor. Bakit ko tinuloy yung cookie business ko? Malalim yung why ko. Kasi nga, yun nga, the business started with from a prayer eh. So parang sinabihan ako ni Lord na i-start mo to. Makakatulong to sa maraming tao. And every time na may challenge na parang gusto ko na mag-give up. Kasi lagi meron ganun eh. To be honest, around 5 times ko nang gusto mag-give up doon sa business eh. Kasi mahirap talaga siya. Pinapaalala ko lang sa sarili ko yung reason bakit ko ginawa to. Di ba? Ginawa mo to para makatulong sa tao. Ngayon, i-stop mo, paano na siya makakatulong sa tao? Parang ganun. Parang ganun ko siya, ganun ko minamotivate yung sarili ko during tough times. Nakakatulong rin yung pag-watch nga sa video sa YouTube ng mga successful people na alam kong dumaan rin sa hirap. Pero nag-succeed pa rin. Yung usual problema naman ng business is sales eh. Sales eh. Lalo na ako starting pa lang. Walang may kilala sa'yo. Mas pipiliin ng market yung kilala na brand, di ba? Kapag nagsisimula ka, dun mo nga mas kailangan ng pondo for marketing. Ganyan. So, yun yung unang problem talaga, sales. Good thing na lang, during those time na pag-give up na ako, may blessing rin naman na dumadating. So parang yun yung way siguro ni Lord na message niya sa akin na wag ka muna dito pa ako, parang gano'n. So nung first time na gusto kong mag-give up, binigyan kami bigla ng kiosk sa SM Grand Central ng lower rent. As in out of nowhere, tumawag lang yung leasing ng mall. Asking as if we want this space. Tinanggap ko kasi nga parang pasoko na yun eh. And then, pumasok kami November noon, magki-Christmas na, ang lakas ng benta, overflowing yung blessings, yun. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Ito na yung second and third flavor natin. Same cookie-based dough naman siya, kaya okay lang. Ipagsabay nang gawin. Yan, mix ulit tayo ng wet ingredients before mixing the dry ingredients. Ang difference nito dun sa unang dough na ginawa natin? Actually, wala. Ang difference lang is chocolate chips. Yan. In mixing the wet ingredients, make sure na walang butter. Walang butter na nakikita. As in, fully mixed. Mahilig talaga sa cookies? Before? Mahilig ako sa sweets in general. Mahilig talaga ako sa sweets. Ice cream, yogurt with syrup, yan, ganyan. Donut. Lahat. And isa to sa mga favorite ko, yung cookies. Important things to remember pag nagmi-mix ng wet ingredients, make sure
yung sugar, ano na siya, liquefy na. Meaning, hindi na yung granular na pag hinawakan mo yung mix, maramdaman mo pa rin yung bitak-bitak na sugar. Second is yung butter. Dapat wala ka na makikita na signs ng butter na dilaw. But nagkaroon ako ng thoughts na mag-quit kasi parang sabi nila yung business parang bamboo eh. Yung ang tagal niyang nasa ilalim ng ground. Pero after 5 years, tsaka siya magbubunga na mabilis. So, yung waiting time kasi na yun, yung 5 years, parang mahirap siya, lalo na kung may iba kang gastusin, ganyan. Yung tingin ko isa sa nagpapasuko kasi kailangan na ng financial ngayon as a person, sa human being, kailangan na. Diba? Sa person. May mga ibang gastusin sa personal. Yun. Eh, ang tagal ng negosyo. Magbunga. Yun yung think ko isa sa mga reason why naisipan ko dati na mag-stop. Ayan, same lang. Add tayo ng cornstarch, baking soda, and salt. Take 1 teaspoon each para to help with the texture. Talaga sa business? Yung waiting game sa business, tingin ko I deal with it ng parang nire-remind ko yung sarili ko of the other side. Yung kapag tapos na yung waiting game, ano ba yung mangyayari sa buhay ko? Results! Ano okay. Ba? Passive income, yan. Mapoprovide ko yung luho ng mami ko. Yung mga ganun. Nire-remind ko yung sarili ko ng mga ganung bagay and it keeps me motivated. Yun, makakatulong ka sa maraming tao. Ni-imagine ko nagti-team building yung sling, ang dami na namin, outing, yun. Yung mga ganung bagay nakaka-motivate yun. Tapos yun, kaya galaw lang ng galaw. And also, reality kasi talaga. Kaya sabi nila, 'di ba? Kaya konti lang successful kasi mahirap talaga. Kung madali yan, edi sana lahat na tayo ano. May thriving business. So, 'yun, pinapaalala ko sa sarili ko 'yung mga ganung bagay. Also, ano, syempre, diskarte mo rin sa marketing strategy mo. Yung una mo kasing hahanapin in a business is product market fit eh. Kung yung produkto ba na ginawa mo, may market bang naghahanap niyan? Kadalasan kasi, ito na-realize ko lang nung sinimulan ko yung sling. Parang, karamihan sa negosyante, sinisimulan sa produkto muna. Tapos tsaka maghanap ng market to accept it. Pero ang pinaka madaling way to start a business is actually, hanap ka muna ng market na may hinahanap na produkto. Tapos gawin mo yung produkto na hinahanap nila. In that way, pagkagawa mo ng produkto, may tagatanggap na. Madali mo lang mamamarket. Ganun. Sa akin kasi, sinimulan ka sa produkto muna. So ngayon, parang nahanap namin yung right market pa. Even after 3 years of operations, hanggang ngayon, hinahanap pa rin namin yung product market fit namin. And kaya bigla kami nagta-transition ngayon into a coffee shop supplier. Kasi parang nakikita namin na may market dun. Na parang dun, mas dun kami uusbong as a business. Diba, pumataas yung coffee shop business ngayon, ang daming gustong gumawa. And most of them, walang idea in terms of pastry making or walang time.
basically walang time to make pastries kasi busy na sila doon sa operations ng coffee shops eh. That's the problem we want to solve. We want to give you quality cookies na sobrang terno sa coffee shop mo, which could add more sales sa'yo as a coffee shop owner, and also less stress kasi hindi ka nagagawa ng cookies ng scratch o ng mano-mano. Kami nagagawa for you ng quality pa. Tapos magdadagdag ka na lang ng patong mo, ng profit mo. May kita ka na. Yun yung nakikita kong market ngayon. Related rin yun dun sa waiting game eh. Yung parang may umay na. Ulit-ulit na lang ha. Parang hindi pa sumasabog tong 3 years ko nang pinupundaran. Hindi pa sumasabog. Parang may ganong factor. May umay factor siya. Pero pag tatanungin mo, kaya importante yung group of friends or circle mo rin eh. Na dapat meron ring entrepreneur. Kasi kung tatanungin mo yung ibang entrepreneur, sasabihin nila, normal yun. Daanan mo yun. Labanan mo. Kasi, hindi talagang mauumay ka sa pagnenegosyo. Paulit-ulit yan. Buti na lang may mga mentor akong ganun. Kasi kung ako lang mag-isa, sa family namin, si mami ko lang yung nagnegosyo eh. Which is, parang supplier sila ng soft drinks. If ever wala akong mentor na iba, siguro matagal ko nang sinukuan. Ganun. So kung gusto mo rin tumagal, yun ang isa sa mga keys mo sure, no? Yung the right people around you. Yes, dapat. Kasi doon ka makaka-relate eh. Lalo na yung mga taong ahead na, yung may narating na sa negosyo na gusto mo marating. Yun yung magandang mabigyan ka ng payo na practical. Hindi, sales rin eh, yung 4th and 5th, na gusto kong mag-quit. Yun yung reason eh. Kasi yung nag-brick and mortar kami, nag-kiosk kami sa SM, parang hindi siya goods na location pala. Hindi ko na-research ng mabuti, ganyan. Less kasi ang foot traffic dun eh, compared sa gitna. Binabawi ko yung sales ko, yun nga, trying other business model. Kasi business model yung pagkakyos eh. So, tinry namin ng another business model na supplier kami sa mga coffee shop. So, ngayon, parang ako yung sales ngayon ng Sling. Ako yung nag-a-approach sa mga coffee shop owner. And, inaalok ko if they'd like to avail our cookies. To add to their sales and also to add to the customer satisfaction. So far naman, gaganda ng feedback, pinapakyaw yung cookies namin sa mga coffee shops. Na kumikita na kami, nakatulong pa kami sa kapwa business owner. So madaming madaming waves na yung sa sales, sir. Ang nagiging cause na you want to quit. Sales talaga naman kasi yun yung lifeblood ng di ba, ng business. Sa ngayon, parang nakikita namin na yung supplier talaga yung pat eh. Between the two, yung kiosk business model and yung supplier. At the same time kasi sir, ang daming coffee shops ngayon. Puso. Na nag-start. Sinasabayan rin namin yung trend na yun. So, yun, pati sa tinatry namin, convenience stores, ganyan, nag-a-apply kami. Sana matanggap. Nakakuha ko ng coffee shops na susupplyan by posting sa Facebook groups. Ganyan, sinasabi ko lang, basic lang. Yes, coffee shop group. Facebook na coffee shop groups. So, nakalista na yun dun sa Facebook ko. No, every morning, open ko na yun isa-isa. Tapos, nung kapos ako, need more sales to your coffee shop. Tapos, dadagdag kayo
yung pictures ng cookies, ganyan. Tapos, sila naman kusa nag-chat sa akin, na-offer ko lang. Soon, tatry ko yung ads. Sa ngayon, ayoko munang gumastos eh. Gusto ko organic lahat. Ako yung nag-approach. Gusto ko nga puntahan isa-isa sa coffee shops eh. Wala lang akong time. Pero, bakit sir, gusto mo organic? Para less expense. Tsaka, okay. Yun. One, less expense. Tsaka, second, alam, pag organic kasi alam mong ano talaga siya eh, a market na pwede mo talaga i-serve. Kasi sila nakusang lumalapit eh. Ito, kanya-kanya naman, pero sa, minsan sa employees, just like sa amin, nagkaroon kami ng employees na ano, na nagnanakaw ng ingredients, yun. Yun yung mga behind the scenes na hindi nakikita sa social media eh, na na may mga employees rin na pasaway, ganyan. Na out of control, na nakaka-stress rin sa part ng business owner. So ngayon, papalamanan na natin yung dark chocolate cookies and s'mores milk chocolate. So una, dagdag natin yung milk chocolate sa gitna. Monthly namin nag-range about 200 to 300k. Then for Christmas or other peak days such as Valentine's, umabot kami kahit 400 to 500. Pero malaki yung cost. Kasi yung sugar, nung nagsimula kami, ano eh, nakakuha kami niyan 2k, 2.9 per sack. Ngayon, nakukuha na lang namin 4,400. Imagine that. Yung laki nung tinaas niya from the day we started. Ano-ano ba mga expenses niya, sir? May staff ka? Sahod ng staff, electricity, ingredients. Yan. Yung ingredients kasi namin may cream cheese, so medyo costly yun pag cream cheese. Sugar per sack. Harina. Yun. Yun yung mga ingredients namin. Chocolates. Chocolates rin. Medyo pricey rin yung chocolates na binibili namin. Kasi gusto namin high quality. Magkano sir ang grad mo sa SM na yun? 52,000. So, yun. Rent pa pala. Isa sa expenses. Actually, yun yung parang kumakain. Kumakain yun sa sales namin. To be honest. 52k, wala pang ano yun, tax. So, parang if sasama mo electricity ng kiosk na rin, umabot na rin 60 plus, 62, ganyan. Average sales mo po? Per month? Oo. 200 to 300. Matataas rin kasi yung ingredients eh. Yun nga, may cream cheese kami. May sugar na tumataas. Yun nga, from 2.9 nung nag-start kami, naging 4.4 na siya. 4,400. Tapos yung rent, ang taas rin. If you compute it, nasa 1.8 per day yun eh. So, yeah, parang ganun. Or more than, kasi nga, kasama mo pa yung tax, kasama mo pa yung electricity. So, lagpas 2 per day yung renta. So, dapat yung benta namin every day nasa ano, nasa 7 pataas siguro, 6-7 pataas. Ang cookies kasi hindi naman yan bread eh. Bread kasi, di ba, mabenta siya kasi pwede mo pang breakfast, pwede mo pang bahan sa mga anak mo. Yung cookies hindi pa siya widely accepted as ano eh, parang for everyday. Everyday use eh. Parang ano lang, craving talaga. For ano, dessert. Parang inaantay ko yung age or yung stage ng cookie industry na mag-boom talaga. Just like yung yogurt businesses or yung milk tea, di ba? Dumaan yung milk tea.
dumaan yung yogurt. Nihintay ko dumating yung cookies naman na mag-boom. So, sa ngayon, tingin ko kasi wala pa siya dun. If you compare it with the nung pag-boom nung milk tea and yogurt, di ba talaga pinipilaan yung mga branches, ganyan. Wala pa naman ganun stage yung cookies eh. Sa ngayon, talagang for cravings lang siya pag gusto lang ng tao, tsaka lang bibili talaga. Sa bagay, sir, no, milk tea and yogurt, eto rin ay mga sweets din. Pero sila yung pinipilahan. Okay. So, yung yogurt, di ba, wala kang pila yan before eh. Pag bumibili ako, ano eh, as in, diretso, order, alis. Ngayon, grabe, baliktad eh. So, sana dumating rin sa point na ganun yung cookie industry. 3 dark chocolate coins inside para malasa talaga yung cookies natin. Next year, we're planning to focus 100% on being a supplier. Kasi nga nakita namin na may market dun eh. So, kung ano yung kumikitang market, dun tayo magda-double, triple in, syempre. So, if ever may mga coffee shop owners, food establishments na in need ng quality baked cookies, call nyo lang kami. Kami na bahala sa lahat. Pili na lang kayo ng flavors nyo. And you could check yung mga reviews ng mga clients na namin. And so far, pinapakyaw naman yung mga cookies sa kanila. So, ito na yung mga ibibake natin for today. So, we have S'mores milk chocolate, strawberry cheesecake, dark chocolate, chocolate chip, and Oreo cheesecake. Sasalang na namin yung 5 cookie flavors namin. May 6 na bite size and may 15 na palm size. Yan. Make sure na may spaces in between para may space for spreading. Sineset namin yung temperature at 140. Tapos yung minutes around 10. Sa pros, tingin ko ano eh, konti pa lang yung cookie business sa ngayon. Yung kilala na, konti pa lang. So, ano siya, magandang entry sa mga new businesses. Lalo na kung ikaw yung sumikat na cookie brand. Second, madali siya matutunan. Yun nga, ako nag-start ako sa YouTube. Doon ako naka-come up ng different recipes for my business. Madali siyang simulan, madaming supplier dyan. Contact mo lang sa Facebook. For sure, bibigyan ka nila. In one shop, makukuha mo na lahat ng kailangan mo in making a cookie. Yun, madali lang kumuha ng supplier. Yung cons siguro, katulad lang ng ibang businesses na startup, is yun, mahina yung sales sa una, lalo na sa buwan ng September, October, ganun. Sa experience namin na. Though, pwede mo naman siyang diskartihan na lubusin mo yung peak months, which are December. Yun naman yung tingin kong pros nun. Yung December kasi giveaway season yan eh. Diyan na bumibili ng mga pang-gifts yung mga magkaka-office mates. Diyan na bumibili ng mga pang-giveaway sa mga Christmas party. So, maximize nyo yung time na yun para mabawi yung mga months na patay ang sales. Ang cookies kasi madali siyang gawin eh, talaga. So, sa operations, wala namang problema. More on sa ano lang eh, gastos sa ingredients. Siguro yun na lang yung cons in terms of operations.
ang bilis tumaas ng mga prices ng ingredients, especially yung sugar. From 2,900 nung nag-start kami to 4,400 per sack na ngayon. Yung cream cheese namin, 300 plus lang yun before eh, 330. Like ngayon, 515 na. So, yun yung isa sa cons, yung pagtaas ng ingredients, pagtaas ng presyo ng ingredients. Tutok sana ako sa numbers, mas nire-record ko sana. Kasi ang diskarte naman talaga sa negosyo ay nanggagaling sa data eh. Mas maganda na database yung mga diskarte mo para mas effective. So ako kasi nung nagsimula ako, as in ano lang, start benta lang, wala akong ginagamit na Excel or POS for monitoring ng mga numbers. So hindi ko accurately nalalaman kung how much yung income ko, kung ano yung flavor na malakas, ganyan, etc. So kung alam ko lang yung numbers na yun, mas nadidiskartehan ko sana yung negosyo. Second is more on sa balance sa buhay. Lalo na sa first year ng business mo, parang kakainin ka ng oras eh. Kasi ikaw lahat. So hindi natin namamalayan, may other aspects pa ng buhay such as spiritual, physical, mental, and relational. Ako, aminado ako nung first year ko sa Sling. Medyo napabayaan ko yung apat na yon. Ang result is, na-drain ako by the second year. So, parang ang bagal ng productivity ko ng second year compared sa first year. Ganun. May time ka pa rin for the Lord, for spiritual. May time ka pa rin for your family and friends. May time ka pa rin for your mental being. Dapat natututo ka pa rin ng mga bagong bagay. I consider my business as successful and progressing. So, successful kasi yes, from scratch ko siya na-build eh. Tapos ngayon may commissary na, may kiosk na, may sinusupplyan ng coffee shops, may employees na. So, I could say na successful siya. However, syempre, as a normal business, meron pa rin mga challenges, meron pa rin mga problems, left and right. Pero we are still progressing towards a more successful business. Unang papasok sa isip ko na napundar ko is industrial oven. Mahal yan eh. Parang pinapanood ko lang siya sa YouTube before na sana meron rin ako niyan. Ngayon meron na kami. Industrial oven na Unox. Second is yung mixer namin na malakihan rin ng gawa. Mahal rin yun, and akala ko hindi, never kaming makakabili na. Nakabili na kami. Dalawang refrigerator for the business. Yes, dati ano, Nike ref lang ako sa bahay namin. Nike singit ako sa ref ng nanay ko. So, ngayon may sarili na kami. Sarili na kaming commissary, may sarili ng kiosk. Sa pang sarili kasi, hindi ako masyadong ganun eh. I give it more back to the business talaga all the time para mas lumago pa. After 10 minutes, kunin na natin yung cookies. Ang fun size namin, 75 pesos per piece. Tapos, box of 6 niya, 379. Then, box of 12 pieces, 579. Yan. Sa bite size naman, 249 for 12 pieces.
So sa mga gusto mag-try ng cookies, mapa-cravings man yan, comfort food, stress ka ba sa buhay, kami bahala sa'yo. We'll provide you with quality baked cookies na for sure magpapasaya sa'yo. And you can go visit our SM North branch located near Surplus and SM Supermarket sa Main Mall. You could also chat us on Facebook and Instagram. And may sasagot naman agad doon. We can deliver the cookies via Lala Move Grab or kung ano mang delivery apps ang pwede sa inyo. And also, by year 2024, we will be transitioning to be a supplier na. So, sa mga coffee shop owners, food establishments, kahit ano man yan, kahit nga reseller eh. Feel free to contact us dun sa social media pages namin and sasagot kami agad.